Magandang araw sa inyo mga kaibigan. Itong ating almusalita sa araw na ito, December 1. Ang Ebanghelyo natin ay Matthew 15, 29 to 37. Ako po si Father Luciano Filori, Parish Priest ng Kristong Hari sa Diocese of Novaliches. Ang Ebanghelyo ngayon ay ang pagpaparami ng tinapay ni Jesus na ginawa sa harap ng isang crowd na ay gutom na gutom. Gusto ko itong part. Sabi niya, "Then he took the 7 loaves and the small fish and gave thanks to God. He broke them and gave them to his disciples who distributed them to the people." Yun po yung parte na mismong multiplication. He gave thanks. Yun po yung umpisa. Kinuha niya yung konti lang. Konti lang eh. 5 tinapay, 2 isda. Sa harap ng marami, kinuha niya yung kulang kasi actually napakaliit yon sa harap ng pangangailangan ng tao. But kinuha niya ang kulang at nagpasalamat. At kapag ikaw ay nagpapasalamat, nabuksang ito ng pusong mahabagin at mapagkalinga ng Diyos. Ang pasalamat touches the heart of God so deeply. Kapag ikaw ay mayroong isang karamdaman and you are struggling with your sickness, pero pagkagising mo sa umaga, you can still say, "Thank you, Lord, for my life." Yung pasalamat na yan, na hindi siya puno ng complaint, yun po yung nakaka-touch ng puso ng Diyos at kaya ng Diyos multiply ang kanyang biyaya sa isang pusong nagpapasalamat sa panahon na hindi sagana, sa panahon na kulang na kulang. Yan ang sekreto. Yan ang sekreto ng isang buhay masagana. Magpasalamat ka ng kontodo sa panahon ng hirap at sa panahon ng ginhawa. Sa panahon ng karamdaman at sa panahon ng kalusugan. At kapag nakita ng Diyos na hindi nagbabago yung puso mo na nagpapasalamat, hindi rin mauubusan ang biyayang darating sa iyo. Promise, ang makapangyarihan Diyos ay gagawa ng mga abot-abot himala when you know how to give thanks sa panahon ng kagipitan. Kung nagustuhan mo ang video ng ito, pass it on. Punuin natin ng good news ang social media. Gawin natin viral, araw-araw ang salita ng Diyos. God bless.